Magandang araw sa ating mga mag-aaral na kumukuha ng bridging course sa malikayang pagsulat o creative writing ngayong semestre. Sa unang pagkakataon ay ituturo ang kursong ito sa pamamagitan ng ibang platform kagaya ng video at mga synchronous na mga device o program katulad nitong Zoom. At pwede rin gamitin ito bilang asynchronous na leksyon sa pamamagitan naman ng pag-upload sa mga streaming na platform kagaya ng YouTube o kaya sa Facebook para sa pakikinig at panonood ng ating mga mag-aaral. So para sa semester nito na binubuo ng 14 na linggo, sa unang 7 linggo ay pag-usapan natin ang tula at kwento. At sa kasunod na hati naman ng semestre mula ikawalo hanggang 14 ng linggo ay pag-uusapan naman natin ang dula sa iba't ibang forma nito sa pelikula, sa telebisyon at radyo. So meron tayong mga ginagamit na mga libro at batayan ng kurso. Ang isang libro na pinagbatayan natin ito ay ang malikaing pagsulat sa pamamagitan ng ating makata na manunulat na walang iba kundi si Misan Del Bertuso Argüelles at isa namang batikan na scriptwriter walang iba kundi si Ricardo Lee o mas kilala bilang Ricky Lee sa kanyang scriptwriting manual na Cryptoquiapo. So itong dalawang libro na to ang ating gagamitin nagabay sa buong semestre sa loob ng 14 na linggo. So para simulan ay ibabahagi ko sa inyo ang unang libro para maging batayan natin sa kabuuan ng semestre. So bilang panimula ay ibabahagi ko ang aking screen para makita nyo kung ano yung natin batayang aklat. Nabahagi din naman ang ating courseware na inihanda ko para sa mga kaklase ninyo na walang connectivity. So kung kayo naman ay merong stable na internet connection ay manatili na lang tayo sa Google Classroom at pag-usapan natin sa group chat ang ating mga paksa sa malikayang pagsulat o creative writing. So ito yung pabalat ng libro na malikayang pagsulat at ang patnugot nito ay si Misan Del Argüelles. So ang unang paksa dito ay malikayang pagsulat at technical o akademikong pagsulat. At ang kasama din sa paksa na to ay paglalarawan, karaniwan at masining. Kaya nung mga unang bahagi ng semestre ay sinimulan natin yung pagsusulat ng COVID diary o COVID journal para maitala natin kung ano ang ating mga nararanasan bilang new normal na mga mag-aaral at sa pagtuturo din ay makabago na yung ating mga pamamaraan. So ito yung ating mga napag-usapan at ito yung mga ginawa natin. So kung re-reviewin lang natin ay nakalagay dito ang pagkakaiba at pagkahulugan ng technical o akademikong pagsulat at paano ito naiiba sa malikayang pagsulat na siyang paksa ng ating semestre. So ayon dito, ang malikayang pagsulat ay gumagamit ng mga paglalarawan na masining at pampanatikan. Gumagamit din ito ng talinghaga at idioma. So ito yung mga halimbawa ng mga matalinghagang pananalita at idioma. So ayon kay Inigo Ed Regalado, hinahango ang mga sinaunang mga Pilipino sa kanilang kapaligiran na matatalinghagang pahayag na kanilang nalilikha. So makikita daw natin sa paligid, kagaya ng halimbawa na binigay sa aklat na matang manok na ang kahulugan ay malabo ang mga mata. So sana ay hindi lumabo ang inyong mga mata pag napanood nyo itong ating maiksing video na to para gabayan tayo sa
mahaba-haba pa natin paglalakbay sa bridging course sa malikayang pagsulat o creative writing. So ang iba pang halimbawa ng mga matatalinhagang salita o at idioma ay pagkagat ng dilim. So ngayon na tag-ulan ay mas mahaba na ang gabi kaysa sa araw. So ang ibig sabihin ng pagkagat ng dilim ay paglubog ng araw o gabi. So ang iba pa na kadalasan natin napapakinggan ay ningas kugon o panandalian lamang. O sa umpisa lang. So sana ay hindi tayo ningas kugon sa pagsisimula ng ating semestre at ipagpatuloy natin ang ating sigasig at ang ating gana sa pag-aaral. Hindi lamang sa simula. Alam kong nasabi kayo dahil matagal-tagal kayo hindi pumasok. Pero ngayon na may pasok ay sana naman na hindi tayo ningas kugon o sa simula lang o sa umpisa. So meron pang iba na nakalagay dito kagaya na nakahiga sa salapi. So ngayon ay para tayong nakahiga sa salapi pero yung salapi natin ay mauubos sa pagbili ng load at marami tayong pinapanood at marami tayong ginagawa sa klase na nangailangan ng salapi. So sana all, sabi nyo nga. Ang kasunod naman ay di mahulugang karayo. So sana mga pinipili natin lugar ay hindi mahuhulugan karayom o masikip na lugar. So sana doon tayo sa maaluan at maluwag-luwag naman. So ito pa yung iba pang halimbawa kagaya ng pantawag natin sa ina na ilaw ng tahanan at ang tawag naman natin sa ama ay haligi ng tahanan. So meron pang iba na halimbawa ng idioma at ang kasunod naman ay ginagamit natin sa maligayang pagsulat ay tayutay. So ang tayutay ay mga pahayag na hindi literal ang kahulugan. So ito yung mga madalas natin na ginagamit, pagwawangki o tahasang paghahambing ng dalawang magkaibang tao, bagay, lugar o pangyayari. So madalas ay ginagamitan natin to ng mga pangabay, katagaya ng kapara, katulad, kagaya at iba pa. So meron din pagtutulad. So kaiba doon sa pagawangki, ang pagtutulad ay gumagamit ng isang bagay o ideya upang kumaraan sa ibang ideya, kumatawan sa ibang ideya at ipahiwatig ang kanyang pagkakahuli. So mas direkta yung paghahambing. So hindi ginagamitan ng mga pang-abay kagaya doon sa pagawangki. So ang kasunod naman ay personifikasyon o pagkilos ng mga bagay o hayop ng tulad ng tao. So alam naman natin ang mga bagay ay hindi tao pero pag kumilos yung mga bagay o mga object na parang tao, ang tawag doon ay personifikasyon. So ang kasunod naman na madalas na nangyayari sa totoong buhay ay pagmamalabis. So ang pagmamalabis ay may layong gawing eksagerado ang mga pahayag. So pag ine-exaggerate natin, nagmamalabis tayo. So kung dinadagdagan natin yung kwento at ine-exaggerate natin, maaaring hindi tayo mayabang lang o dinadagdagan natin yung detalye, kundi tayo ay gumagamit ng tayutay na tinatawag na pagmamalabis. So meron din pagtawag. So parang kinakausap natin yung mga bagay na alam naman natin na hindi sasagot. So ang halimbawa dito ay, o tukso, layuan mo ako. So magtaka kayo pag sumagot yung tukso. Maliban lang kung yung tao na kausap nyo ay pangalan ay tukso. Pero pangkaraniwan, hindi naman yan pare sumagot. Dahil bagay yan o abstractong idea. So ang kasunod ay pagpapalit tawag. Ang pagpapalit tawag ay pagpapalit ng katawagan ng tao o bagay na tinutukoy. So ibig sabihin ay meron tayong ibang pantawag at pinapalitan natin yung tawag na yun. At dito sa halimbawa na to ay medyo dated na, medyo matagal na. So John Lloyd Cruz, so Honor Thy Father. So parang pinalitan na natin na siya yung character mismo doon sa Honor Thy Father. Na alam naman natin ay artista lamang siya na gumagalak. So kung hindi pagpapalitawag, ang halos sa kapareho nito ay pagpapalit
saklaw. Ang pagpapalit saklaw ay pagmanggit ng bahagi bilang pantukoy sa kabuuan. So parang parts at whole. So yung isang bahagi lang ay hindi dapat tumukoy sa kabuuan, pero sa pagpapalit saklaw ito ay posible. Ang kasunod ay pagsalungat. So ginagamit sa dalawang salitang magkatunggali ang kahulugan na pinag-uugnay sa pangungusap. So kahit taliwas o salungat, so sa isang pahayag ay ginagamit. Ang kasunod nito ay balintuna. So pagsasama ng waring magkasalungat na pahayag, subalit nagsasaad ng katotohanan. So parang may pagkakahalintulad din ang pagsalungat sa balintuna. Pero yung balintuna, meron siyang hibla ng katotohanan. Tapos ang kasunod ay tanong rhetorical. So yung tanong rhetorical ay parang ganun din sa pagtawag. So doon sa mga bagay. O para din sa personifikasyon. So halos magkakapareho yan. Ang pagkakaiba lang nitong tanong rhetorical ay siyempre tanong siya na hindi maaaring sagutin. O hindi naman nangailangan ng sagot. Tinanong mo lang. Wala lang. Naitanong lang. Pero meron yung pahayag na rhetorical na hindi nangailangan ng sagot. Ang kasunod ay paglilipat wika. So pagbibigay sa mga bagay o hayop ng mga pang-uri na ginagamit lamang sa mga tao. So kung yung mga alaga natin ng mga hayop, katulad ng aso o pusa, ay kinakausap natin na parang tao, so maaari tayong gumamit ng paglilipat wika. Paghihimig. So ang paghihimig ay pagpapahiwatig ng kahulugan batay sa tunog. So yung mga salita na parang malapit sa tunog ng aktual na bagay ay yan, parang onomatopeya. So naririnig ko ang lagaslas ng alon mula sa aking kinatatayuan. So yung lagaslas ay parang himig mismo ng tubig. O dito ay talon o katawan ng tubig. Kasunod ay pag-uuyam. Ang pag-uuyam ay lalong mangutsa sa pamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri. So parang kabaliktaran yung sinasabi. So pag yung mga estudyante natin ay sobrang hindi magagaling, imbis na sabihin na tanga, hindi sabihin natin na ang tatalino naman natin. So imbis na direkta, edi kabaliktaran yung ginagamit natin na salita. So yun ang mga ginagamit natin para sa malikhaing pagsulat. Gumagamit tayo ng idioma at mga tayutay. So meron pa dito mga halimbawa na ginagamit natin sa paglalarawan, at ang mahalagang bagay dito ay nagagamit natin ito sa pagsulat ng ating mga journal at ng mga diary. So gamitin natin yung ating limang mga pandama sa pamagitan ng paglalarawan. So gamitin natin yung ating ilong sa pang-amoy, ang ating mga mata sa paningin, ang ating tenga sa pandinig, ang ating dila sa panlasa, at ang ating kamay o ang ating balat sa pansalat. So itong mga hinuha na ito o mga sense ay magagamit natin sa paglalarawan. So meron daw dalawang klase ng paglalarawan. Meron technical at pampanitikang paglalarawan. Kagaya ng merong malikhaing pagsulat at meron din naman technical o akademikong pagsulat. So may mga halimbawa dito sa libro tungkol sa paglalarawan. So bukod sa merong technical at may pampanitikan na paglalarawan, ay meron din mga kategorya yung paglalarawan, katulad ng objetibo o objective na paglalarawan. At meron din naman na karaniwan na paglalarawan. So nandito lahat ng mga halimbawa sa libro na pinatnugutan ni Misan Del Arguelles. So kung merong karaniwan ay meron din
masinin na paglalarawan. So, gamitin natin ito sa pagsusulat ng ating mga journal sa pang-araw-araw natin na buhay bilang mga mag-aaral, bilang mga learners sa new normal. So, ang kasunod naman natin na paksa ay tungkol naman sa pagsulat ng tula. So, yun ating deliverable sa ikapitong linggo ay hindi lang mga pagsulat ng journal. So, sana ay graduate tayo sa pagsulat ng journal o ng diary sa pagsusulat ng mga tula. So, huwag kayong mag-aala kasi hindi naman kailangan mahaba yung mga tula natin gagamitin. Pwede naman maiksi ng mga tula. At sa kaso na to, at ang ipapakita kong halimbawa ay mga maiksi lang ng mga tula. Baga matatalakayan din natin yung ibang mga mas mahaba at mas conventional o karaniwan ng mga tula ay pag nilay-nilayan natin kung ano yung mga pinagsimulan nito. At ang pinagsimulan nito ay kaalamang bayan ng ating mga ninuno. Kaya dito tayo nagsisimula. Ito lang conventional. So, ganito yung format ng libro. So, merong ini-introduce na form. Sa kaso na to ay tula. Tapos, pag-uusapan yung mga sangkap na bumubuo doon sa form na to. At ang huli ay ano yung mga technique o kung ano yung mga ginagawa para makasulat ng specifico o particular na form. So, dito, yung mga sangkap sa pagsulat ng tula at yung mga kagamitan at technique sa paggawa mismo ng tula. So, nagsisimula sa ilang mga tanong kagaya ng ano ang tula, ano-ano ang mga technique at kagamitan pampanitikan ng conventional na tula at ano-ano ang halimbawa ng conventional na tula. So, meron dito mga halimbawa ng mga pahayag na sumasagot dun sa una natin na tanong, ano yung tula. So, para sa isang makata na ang pangalan ay Samuel Taylor Coleridge, ang tula ay hindi salungat sa agham. Dahil tulad ng agham, hindi lantad o tuwirang wika ang ginagamit ng tula. So, hindi naman malikayang pagsulat, ay puros tula lang ating pag-usapan, pwede naman tayong humalaw sa ibang disiplina kagaya ng agham o ng siyensya. So, halimbawa daw, ayon sa makatang si Coleridge, ang tubig sa tula ay hindi H2O o dalawang molecule ng hydrogen at isang oxygen. So, kagaya ng paliwanag ng agham, gumagamit ito ng ibang imahe o paglalarawan. So, ang tubig ay maaring para kay Coleridge na isang salamin, kumikilapsaw o kristal. So, nababago yung diwa o yung pakahulugan ng tubig. So, ang tubig ay hindi H2O lang o tubig lang, kundi maaari itong tumukoy sa ibang bagay. So, maliban kay Coleridge, may nababanggit din si Theodore Watts Danton na malikhain pagpapahayag ng tao daw ang pagtula. So, isa pa sa mga makata na nagbigay ng kanyang ambag sa pagpapakahulugan ng tula ay si Percy Bysshe Shelley. So, sabi ni Shelley, tinatanggal ng tula ang pamilyar sa mundo. So, ibig sabihin, yung pang-araw-araw natin ng mga salita sa pamamagitan ng tula ay hindi na nagiging familiar. So, ang tawag ng mga formalista dito ay defamiliarization. Yung pang-araw-araw, yung ordinaryo, yung palasak ay nagiging hindi familiar sa atin kasi ginagamit ito sa ibang konteksto kasi meron ibang kahulugan. At panguli, ayon naman sa ating pambansang alagad sa sining at pasimuno ng mga palihan o workshop sa bansa, si Edith Tiempo, ang sabi niya ay walang tula kung walang talinghaga. Kaya babalik tayo doon sa sinabi kanina ni Inigo Edregalado tungkol sa talinghaga. O ano bang ibig sabihin nito at paano natin ito gagamitin sa tula? So sa conventional na tula,
mayroong mga ilang mga sangkap o elemento kagaya ng sukat at tugma na kailangan para sa pagsulat ng tula. So, conventional man yan o makabago. So, para sa technique at kagamitang pampanitikan, ang unang ginagamit ay sukat. Kaya kung marunong tayong magbilang, eh, magagamit natin yan, sukat. So, ayon sa isang scholar ng panitikan na pambansang alagad din ng sining na si Bienvenido Lombera, sa kanyang disertasyon na naging libro na Tagalog Poetry, ang paliwanag niya sa talutod ay galing sa Vocabulario de Lengua de Tagala noong pang 1754 ni Nanoseda at ni Sanlúcar. At mababasa dito ang mga halimbawa ng mga sinaunang tula katulad ng bugtong, salawikain at iba pang maikling tula ng mga misyoneryo upang ipaliwanag ang gamit ng mga salita. So yun yung mga ginamit ng mga misyonero para ipaliwanag yung sinasabi sa Biblia. So ayon sa sukat, na dito yung mga halimbawa, ang unang halimbawa pag meron tayo nakita na tula na meron tatatlong linya o terseto yung tawag doon. Ang halimbawa nito ay Diona. So yan yung pwede nyo isulat sa inyong journal. So kung babasahin nyo, ang sukat nito ay binibilang yung linya ng tula. At pag tatlo daw ang linya ng tula, ay terseto ang tawag dito. At isang halimbawa ng terseto na tula ay Diona. Ang kasunod ay kung apat ang linya ng tula, ang tawag dito ay kwarteto. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, ang pwede naman ni halimbawa natin dito ay tanaga at dalit. So, pareho ang linya o taludtod ng tanaga at dalit sapagkat apat yung linya, apat yung taludtod. So, mamaya pag-uusapan din natin yun sukat ng mga pantig. Ngayon ang pinag-uusapan na yung sukat ng mga linya o taludtod. So maliban sa tatluhan, merong pang-apatan, yung meron din naman pang-lima, limang linya, ang tawag dito ay quintilya. At meron din anim o sextet. So anim na linya. So pagkatapos ng pagbibilang ng mga taludtod o ng mga linya, ang bibilangin naman natin ay mga pantig o mga syllable. So, ayon kay Doseda, kay Sanlúcar kanina, na binanggit ni Lombera, ngayon naman ay meron naman na paliwanag si Gaspar de San Agustin tungkol naman sa pantig. At mababasa to sa kanyang libro na Compendio del Arte de Lengua Tagala. So, yan natin na makikita na mga sinaunang mga tula na tinatawag natin na tanaga o Diona ay binubuo ng pitong pantig at kagaya ng dalit, ito ay binubuo naman ng walong pantig. So makikita natin yung pagpasok ng ibang impluensya kagaya ng awit na galing sa Espanyol at nadagdagan pa ng iba pang sukat ng pantig kagaya ng pinag-aralan ni Rizal na lalabim dalwahing pantig o yung dodeka syllabic na mga sukat ng pantig. So ang mga binubuo ng saknong, taludtod, o linya at pantig, lahat yan ay binibilang. So kahit ang atin na sikat na makata na dahilan kung bakit natin pinagdiriwang ang buwan ng panitikan. At may panahon din na ito din yung pagdiriwang ng buwan ng wika. Dahil meron tayong makata na kapantay sa pandaigdigang sukatan, si Francisco Balagtas. So yung kanyang mga awit ay labindalwa ang sukat ng tugma. Kahit maganap kayo ng mga kopya nyo ng mga Florante at Laura ay magsimula kayo magbilang at walang sablay, walang paltos, labindalwahin talaga yung kanyang mga isulat.
So, meron dalawang pares na mga sukat. So, meron mga sukat na tinatawag na even o pares, at meron ding mga ad o ang tawag natin ay gansal. So, yung mga nadi-divide sa dalawa, katulad ng 8, 12, yan ay pares. Pero yung mga hindi, kagaya ng 5, 7, at iba pang mga sukat na hindi nahati sa dalawa, yan naman ay gansal. So, lahat yan ay mababasa natin sa libro ni San Agustin, at makikita natin yung mga sukat na mga sinaunang mga tula. At susumayin ito sa libro na isa pang pambansang alagad ng Sining, walang iba kundi si Virgilio Almario sa kanyang aklat na Taludtod at Talinghaga. So, maliban sa sukat, meron din tinatawag na sesura. So, yun nga, kung merong mga pares, so pwedeng hatiin yung 12 sa 6. So, 6. So, meron din mga gumagawa 4-4-4. So, depende. So, maliban sa sukat ng mga linya o sukat ng mga pantig, ang kasunod na kagamitang pampanitikan ay tugma. So, meron mga tugma ang katinig at patinig. So, hindi lang yung mga nasa hulihang titik yung tinitingnan kung parehas na katinig o parehas na patinig. So, meron mga pagtatangi o pagbubukod na tinatawag na malakas na katinig, at meron din naman mga mahinang katinig. So, kung gusto nyo makita yung mga halimbawa nito, yun nga, balikan natin yung mga klasikong mga akda natin ng mga Makata, kagaya ni Balagtas o ni Francisco Baltasar. So, gumagamit ng mga malalakas at mga mahihinang mga tugma. So, hindi dahil pare-parehas yung nasa ulihan ng mga titik ay magkatugma na siya. So, yun nga, kailangan natin pagbukurin o pag-ibahin yung mga malalakas at mga mahihinang mga tugma. So, kasama din ito ay merong antas. So, meron mga antas o degree yung tugmaan. So, merong karaniwan, siguro ito natin mga nababasa palagi. Tapos, pag ginamitan na natin ng mga tuldik, so, ito yung kasunod na level. Ito yung tuldikan. At pag pinagsasama natin yung karaniwan at tuldikan, ang tawag naman natin dyan ay pantigan, at ang pinakamataas na antas ay dalisay. So, pag napagsasama na natin at nagagamit natin yan, yun, ang tawag dyan ay dalisay. So, hindi si Ricardo dalisay. So, may mga halimbawa dito na binigay si Almario. So, sa karaniwan, ito yung mga karaniwan ng mga tugma na napapakinggan natin, kagaya nito, salita, isda, pusa, nagpala, kabata. So, karaniwan yun. Pero pinagsasama-sama o kombinasyon ng mga iba-ibang tuldik, kasi meron malumay, may mabilis, meron maragsa. So, makikita natin yung mga tuldik na yan doon sa tunog, at pag nakasulat na makikita natin yung mga pahilis o pakupya. So, ginagamitan natin yan ng mga accent ng mga diesis para alam natin kung paano bibigkasin. So, maliban sa karaniwan, yung antas, meron din tuldikan. Yun nga, ginagamit natin yung tuldik. So, hindi natin pinaghahalo-halo yung iba't ibang mga tuldik. So, dapat isa lang na tuldik, kagaya nung ginamit ni Balagtas sa Florante at Laura. Dakila, ipangyayaya, wawalin bahala, ipapaubaya. So, yung dakila, ipangyayaya, wawalin bahala, at ipaubaya ay isa lang yung tuldik nun. Kaya ito yung kasunod na
antas ng tula. So kung nagagawa natin to at napapagbukod natin yung mabilis, yung maragsa, yung malumay, ay nasa pangalawang antas na tayo ng pagsulat ng mga taludtod at ng mga linya. So lahat ng mga nabanggit at ginamit ay malumi. So kung paano binibigkas yung malumi, ganun din binibigkas yung dakila, ipanganganyaya, wawaling bahala at ipaubaya. So malumi lahat yun. So consistent. So maliban dun sa karaniwan at sa tuldikan, ay meron ding dalisay. So ito yung pinakamataas na bahagi. So na antas. So ang huling antas ay dalisay o isang tuldik na pareho ang dalawang huling titik ng patugma at pareho ang patinig bago ang huling pantig. So yung mga master yung gumagawa nito kagaya ni Rio Alma, ang sulat na pangalang panulat ni Virgilio Almario. So, alabok, binutok, palayok at paltok. So lahat yun ay dalisay. So isang tuldik dahil ang dalawang huling titik na pantugma ay pareho ang patinig bago ang huling pantig. So talagang medyo komplikado. Kaya nga pang-apat na siya na antas. So hindi siya karaniwan, hindi siya tuldikan. Dalisay talaga siya. So meron pang iba pang kagamitan sa pagsulat ng tula, kagaya ng padron o pattern. So pag yung mga tugma ay pare-parehas, ang tawag natin dyan ay AAAA. Pero kung naman dalwahan, pwede naman AABB o sunuran. Meron din naman sa liitan, ABAB. O meron naman inipitan, so ABBA. So hindi ito yung banda na aba. So, kaya nga si Almario ang nagsulat ng libro kasi siya yung may mga halimbawa nito at ginagamit niya sa kanyang mga tula kagaya ng isang lumang awit, romansa sa hardin at parang balong malalim. So para sa mga magsusulat ng tula, so ito lang ang sundan nyo para kayo ay matuto. So yung tanaga, dalit, saka diona. So pwede kayong pumili nito, tatlong tanaga, tatlong dalit at tatlong diona. So kailangan lang alam nyo kung ano yung sukat at ano yung tugma. At pag nagawa nyo yan ay makukompleto nyo yung mga kailangan ipasa sa October 16 kung kailan kayo ay magdiriwang ng ikapitong linggo o ikapitong biyernes. So hindi ko kayo imi-meet ng sabay-sabay. So sa kanya-kanyang panahon nyo ay pwede nyo yung basahin at pwede nyo yung panoorin itong video na to. At sa susunod, ay matatanggap ng mga kaklase nyo na walang connectivity yung mga kopya ng courseware natin. Pero kung gusto nyo naman magkamera ng kopya, eh pwede nyo naman i-download sa ating Google Classroom at i-print nyo na lang. So kung kaya nyo i-print. Kung hindi, i-picturean nyo. Tapos isulat nyo o kaya ipa-kopya nyo. So ito yung tanaga, dalit at diona. So ang halimbawa nito ay mga sinulat ni Ildefonso Santos at ang pamagat ay palay. So palay siyang matino nang humangi yumuko. Ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. So ilan ang linya o taludtod? Sa 2, 3, 4. So kwarteto. Ilan ang pantig? Palay siyang matino ito nang humangi yumuko ito ngunit muling tumayo ito uli nagkabunga ng ginto. So pito. Ibig sabihin tanaga ito. So ano lang ang pagkakaiba? Ang tanaga ay isang uri ng tulang Tagalog na may isang saknong, so isang kwarteto na meron apat na taludtod o apat na linya. Sa isang taludtod, meron pitong pantig. So kaya sinukat natin. So ang pagkakaiba lang ng tanaga at dalit, yung dalit ay apat din, kwarteto. Ang taludtod,
bawat satnong, pero imbis na pito ay walong pantig ang bawat linya. So dadagdagan nyo lang ng isa pang pantig. Samantalang ang Diona ay binubuo ng tatlong taluntod bawat satnong at pitong pantig bawat linya. So parang yung Diona, parehong tanaga at parehong dalit. Kasi yung Diona ay tatlong saknong lang pero pitong pantig. So parang yan, maiksi lang naman yan. Apat na saknong, yung tanaga tsaka yung dalit. Yung Diona mas maiksi pa kasi tatlo lang. Pero kagaya ng tanaga, yung Diona ay binubuo din ng pitong pantig bawat linya. So yan yung isang halimbawa ng tanaga na sinulat ni Ildefonso Santos. So meron pang ibang halimbawa dito na sinulat din ng isa sa mga makata at nagsulat nitong libro, isa sa tatlong may akda, si Luis Vincent Amante. So tingnan natin, tatlo lang. Ang abanikoy, abanikong hawak matapos iwasiwas ay gulok na matala. So terseto. So tatlo. So tanaga ba to? Mukhang hindi. Kung hindi to tanaga, ito ba ay dalit? Mukha din hindi. So kung hindi siya tanaga, hindi siya dalit, baka siya ay Diona. So bilangin natin para makatiyak tayo. Ang abanikong hawak, ito. Matapos iwas-iwas, ito. Ay gulok na matalas. Ay gulok na matalas, ito. So kung tatlong linya o taluntod, tapos ito ang sukat ng bawat linya, Diona. So yan lang naman ang gagawin natin. Susulat tayo ng mga tanaga, ng mga dalit, at ng mga Diona. So, pwede na kayo magsulat ng haiku, pero ilagay nyo na lang sa inyong journal o sa inyong diary. So, pwede nyo naman isulat yan. Kung gusto nyo din, pwede kayo din magsulat ng soneto. O kung masipag pa kayo, pwede din kayo sumulat ng bilyanel o ng sistena. So maraming mga klase ng mga tula, hindi lang katutubo yung mga tula. So yun ang atin na gagawin sa ating deliverables. Katumbas ng inyong midterms, magpapasa tayo ng journal, magpapasa tayo ng mga tula natin na tayo ang nagsulat, original na tula. So, pumili tayo ng mga panaga, ng dalit, saka ng mga yon. So, yun ang ating gagawin sa ating mga ipapasa. So, kung kayo ay magpapasa ng online, online nyo ipasa sa Google Classroom kayo magpasa. Pero kung kayo ay walang connectivity, tulungan natin, magpatulong tayo sa mga kaklase natin. So kung saan ko ibabagsak na campus yung mga material natin, ng mga courseware, dito din kayo magpapasa ng hard copy. So yung kasunod na bahagi, baliba sa tula, ay kailangan din natin na magsulat ng kwento. So kasama pa rin ito sa libro ni Misandel. So yun, maikling kwento. Pero isa lang na particular na maikling kwento yung pag-uusapan natin para hindi kayo mahirapan masyado. So yun ating libro. Merong formula. Meron siyang format. So sundan lang natin yung format. So tingnan natin kung tumutugma ba natin format. So, yun unang bahagi ng pagsulat naman ng maikling kwento. Yun pa rin. Merong form. Kanina, tula. Ngayon ay maikling kwento. So, kanina, merong mga sangkap. Kagaya ng sukat, ng tugma. Sa mga particular na mga form.
katulad ng Tanaga, ng Dalit, saka ng Diona. So dito naman sa maikling kwento, may ganun din. So merong mga sangkap o mga ingredient kagaya ng punto de vista at tauhan. Pag-isipan natin, ang maikling kwento ay sangkatang isip na may anyong prosa at tuluyan. So ibig sabihin, hindi natin siya inahati sa mga linya, sa mga taludtod, hindi natin binibilang yung tugma. So tinuturing ito bilang pinaka batang anyo ng panitikan na kalimitan na may isa o dalawang pangunahin na tauhan at tagpuan. So kung kanina sukat at tugma, ang mahalaga dito ay meron tayong tauhan at tagpuan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay point of view o punto de vista. So, hindi man ito masyadong mahirap isipin, ang mahalaga dito ay ano yung anggulo ng mata ng tagapagsalaysay o yung narrator. So, pipili lang naman tayo ano sa tatlo. So, yung unang panauhan, ikalawang panauhan o ikatlong panauhan na point of view o punto de vista. Ang tawag dyan ay POV, kumbaga sa pelikula. Kayong mga estudyante ng communication o kumukuha ng media studies, yan, ma-encounter nyo pa sa susunod yung point of view. So ngayon, nasa bridging course tayo, so punto de vista yung tawag natin. So meron din tayong mga kategorya para sa mga tauhan. Meron tayong tinatawag na dinamiko. So yun yung mga round characters. So hindi yung mga matataba na gugulong, dynamic. So yun yung mga bilog. At yun namang isa pang klase ng character ay statiko. So ito naman yung flat. So hindi ito yung mga flat chested. So hindi magandang joke yun kasi sexist yun. So I stand corrected. So yung flat lang. So sana flat na lang ang ating chan kesa sa ating chest. So yan. Basahin natin yung mga pakahulugan tungkol sa maikling kwento. Sa Cebuano tsaka sa Hiligaynon, ang tawag ay Sugilanon o Sugilambong. Sugilanon sa Bisaya at sa Ilonggo. Samantalang sa Pampanga, salita. Salita. Tapos sa Ilocos ay sarita naman yung tawag sa mga kwento. So kailan lang ginawa. So sinasabing binubuo ng 500 ang salita ang maikling kwento. Samantalang binubuo naman ng 15,000 hanggang 20,000 salita ang mahabang maikling kwento. So isipin niyo, meron pang maikli na maikling kwento. At meron din mahabang maikling kwento. So huwag kayong malito. Kung kanina may sukat ng pantig at mga linya. Ito naman ay may bilang ng mga salita. So 500 words. Ngayon, COVID-19. Ang pinapagawa nga ay maiksi pa doon sa maiksing kwento. So kung 19, nasalita lang ang kwento, ano kaya ang pwede natin ikwento sa loob lang ng hindi higit sa 20 salita. So 19 nga lang. So 19 pababa. So ganun lang kaiksi. Hindi nga abot ng 100. So yan yung mga pakahulugan. Ang mechanics natin dito kanina sa tula, mga form ng Tanaga, Dalit o Diona. Dito naman sa kwento, pwede natin gamitin yung tinatawag natin na dagli. So may paliwanag dito si Roland Tolentino. Ang mga naunang maikling kwento daw na naiambag sa bansa ay kalintulad ng mga modelong kanluranin. Kaya nga mayroong mga foreign na mga kwentista kagaya nitong Frances na si Guy de Maupassant. O kaya itong Irishman na si James Joyce. So sila yung mga may formula sa pagsulat ng tula na kailangan ang kwento ay mayroong twist. So hindi tula kwento. May twist or surprise ending. So yan yung paliwanag ni Roland Tolentino. So yan yung formula. Pero meron din naman mga sarili tayong maikling kwento. So katulad ng sinulat ni Paz Marquez Benitez na Dead Stars at itong sinulat ni Rosauro Almario na Ilias. At meron din sinulat si Diogracia sa Rosario na Kung Magmahal ang Makata.
So, ang pwede natin piliin dito na meron din libro si Roland Tolentino, yung Dagli. So, yung Dagli ay ang tawag na ngayon ay flash fiction. So, maiksing kwento. So, mas maiksi pa yung kwento. So, ilang mga salita. So, hindi yan lalampas ng 500 salita. So, maiksi lang. Pero kung gusto nyo i-challenge ang inyong sarili, eh, yun nga, 19 words lang or less. So, punto de vista, katulad na nabanggit, so merong unang punto de vista na nakalilika ng kakaunting impormasyon tungkol sa kwento, subalit nakalilika ng malapit na ugnayan at pamilyaridad o ganap na kaalaman sa pagitan ng mamamasa at kwento. Kasi nga yung narrator sa point of view niya yung kwento. So, samantala, ang ikalawang punto de vista naman, mas aktibo. Kasi parang pag second person, kausap mo. So, conversational yung punto de vista na to. So, samantala, nakadaragdag ng salimuot sa banghay at personalidad ng mga tauhan ng paggamit ng ikatlong punto de vista. So, objective na point of view. Third person. So, ibang tao. So, ito yung unang punto de vista. Unang punto de vista ay mula sa perspektibo ng isa sa mga tauhan ng kwento. So, maaari siya ang bida, kontrabida, kaibigan ng bida, husay sa kapitbahay sa kwento. So, hindi kailangan siya yun, yung bida. So, merong halimbawa dito mula sa kwentistang si Fanny Garcia. Meron din paliwanag tungkol sa ikalawang punto de vista. So, kung hindi ginagamit ng madalas sa ikalawang panauhan punto de vista sa kwento. So, hindi daw ginagamit masyado. Kasi nga, kausap, second person, kung gamit ito ng mga panghalip na ikaw, mo, ka, at iba pang kawangi. So, ibig sabihin, yung kausap, yung nagbabasa nung nagkukwento. So, second person. So, sa pangatlong punto de vista, so marami din naman gumagamit ito. So, ito yung ikatlong panauhan na ginagamit na isang boses lamang na lumulutang. So, ang tawag dito ay omniscient o omnipresent. So, para siyang fly on the wall. So, nakikita niya lahat. So, pwedeng omniscient at limited omniscient daw. So, pag omniscient ay tinuturing bilang isang pangkalahatang pagkaunawa na punto de vista. Nakikita niya lahat. Pero kung hindi, hindi limited lang na omniscient. So, lahat daw ng kilos, gawi at dialogo, lahat ng tauhan ay maging ang kanilang iniisip at nararamdaman. So, kung first person kasi, hindi natin alam kung anong iniisip ng iba. So, hindi natin makukwento yun. So, kung second point of view naman ay yung kausap natin lang yung natin kinukwento. So, hindi natin ito makikita. Pero sa ikatlong punto de vista, pati yung internal na dialogue, yung mga damdaming hindi natin direkta na obserbahan ay mababasa natin sa mga kwento natin. So, meron din mga objective na point of view at meron din subjective na point of view. Kung anong pagkakaiba niyan ay ganun din sa pagkakaiba ng paglalarawan. So, meron objective at subjective din na paglalarawan. So, punta naman tayo sa tauhan. So, ang tauhan ay tawag sa mga gumaganap sa kwento. So, character. So, katulad ng mga bida at mga kontrabida. So, ngayon, ang uso na ay bidang kontrabida. Ang tawag doon ay anti-hero. So, pwede rin yun. Kung meron kayong kwento at ang gusto nyo gumanap sa inyong kwento ay bidang kontrabida. So, maaari din natin na ikategore sa ang mga tauhan bilang dinamiko o statiko. So, pwedeng dynamic, yun nga, nagbabago-bago, ganito siya sa simula, tapos ganito siya sa huli. So, ang ibang tawag ay tauhang bilog o round characters. Pero, on the other hand, sabi nga ay meron din naman mga flat characters o tauhang lapad. Yung isa bilog, yung isa ay lapad. So, yun lang naman. Pag yung character mo sa simula ng kwento, ganun pa rin siya hanggang sa dulo, ang tawag doon ay flat character. So parang sasakyan, yung gulong natin, bilog, gumugulong, tumatakbo. Pero pag hindi gumugulong, baka flat, kaya lapad.
Tapos maliban sa point of the vista sa kung round ba siya o flat ng mga tauhan, eh yung dialogo naman ang ating bigyan ng pansin. So yung dialogo ay technique din kung paano ba maiilalarawan ang mga katangian at ugali ng mga tauhan. Siyempre, pag bata ang character, edi dapat magsalita siya na bata. Kung teenager, edi dapat parang teenager. Kung matanda, di adult siya magsalita. So, paano nga ba magsasalita ang teenager ng dekada 70, 80, 90 o kasalukuyan? So, ibang time period. So, iba yung kanyang language. Iba yung kanyang mga ginagamit ng mga salita. Ano-ano mga salitang kanilang ginagamit? Paano nga ba nagsasalita ang may mga kaya sa buhay o ang taong lumaki sa lansana? So, magkaiba yung mga sheltered, yung mga spoiled na mga bata kumpara sa mga street children. So, iba sila magsalita. So, iba-ibang character, iba-iba din ang paraan ng pagsasalita. Iba din ang magiging takbo ng dialogo. So, para kay Simplicio Bisa, may dalawa daw bahagi ang dialogo. Ang mga ito ay mga tuwirang pahayag o eksaktong sinabi ng tauhan at ang tag ng dialogo. So, ibig sabihin, yung tag daw ng dialogo, kung sino ang nagsabi o sabi niya, anya, tungkol, ungol niya, singhal niya. So, nire-refer dun sa character. So, yun ang tag. So, yung tag ng dialogo ay nakatutulong sa pagtiyak sa paraan ng pagsalita ng tauhan. So, nagbibigay siya ng character dun sa tauhan. So, character na, yung characteristic, yung katangian dun sa tauhan. Dagdag panibisa, tandaan na bawat pagpapalit ng tauhan na nag-uusap ay pagbabago na rin ng talata. So, kung meron ibang pag-uusap, katulad ng kung meron ibang idea, ay di panibagong paragraph na ulit. So, kung kanina ay meron tayong mga technique at may mga format, ay di ganun din dito. So, ang payo ko sa inyo, maliban sa maikling kwento na conventional, so pwede din kayong pumili ng mga maiksi, mas maiksi ng mga kwento. So, pwede kayong pumili ng dagli at kung gusto niyo malaman kung ano yung dagli, pwede niyong hanapin yung sinulat ni Roland Tolentino. So, meron siyang collection ng mga dagli. Ang tawag ay sakit ng kalingkingan, sakit din ng buong katawan. So, 100 dagli. So, lumabas yan ng mga panahon ng mga Amerikano. At sa panahon ng COVID ay pwede din natin uling magamit para ilarawan kung ano ang mga nangyayari. So yun natin mga sinusulat sa ating journal at sa ating diary. Gawa natin ng mga tula, gawa natin ng mga kwento. At kung gusto nyo, i-drawing nyo pa, lagyan nyo ng visual. Kasi ayun yung mga ginagawa ngayon. So parang visual o graphic. So, di ba, meron ng mga graphic novel. So, hindi lang comics. Kung gusto nyo magsulat din ng comics, bakit hindi? So, yung dialogo, yung tauhan, basta yung mga sangkap na matatagpuan, ay mahanap natin doon sa inyong mga sinulat. So, yun lang muna. Maraming salamat. Pwede nyo ulitin ito ulit pagkatapos nito. At meron naman mga kopya, yung mga sipi ng mga binasa ko, pakibalikan na lang, paki-download, paki-print, at paki-basa. Lalo tigit ay hindi tayo matatapos sa pagbabasa o pakikinig at panunod. Dahil ito ay malikaing pagsulat, magsusulat talaga tayo. So magsulat tayo ng mga journal entry, tapos gawin natin itong mga tula, gawin natin itong mga panaga, gawin natin diona, dalit, maikling kwento, mga dagli. At kung gusto nyo, huwag na tayo lumayo sa ating paksa. Ditungkol sa COVID-19. Kung gusto nyo makita ng example ng mga sinulat ng COVID-19, ito ang huli kong ipapakita sa inyo ng mga halimbawa. At ito yung naging output ng mga estudyante sa malikaing hindi malikaing pagsulat, kundi sa klase ni
Victor Emmanuel Carmelo Natera Jr. sa Philippine Arts na klase. Pero yung Philippine Arts na yun, mas malamang Philippine Literary Arts kasi yun talagang 14 Sir Bean. So ito yung mga halimbawa ng sinulat nila. So ito ay tungkol sa COVID at gumagamit sila ng parody o panggagagad. So ito ay nasa, huwag nyo na lang ako pakantahin. Kayo na lang ang kumanta, pero ito yung mga halimbawa. So ang kanilang mga in-spoof o kanilang pinarody ay sit-sirit-sit, magtanim ay bibiro. Tapos meron din mga original na himig ng ang pipit. So meron din bahay kubo, pero lahat yan ay tungkol sa COVID-19. So meron din tungkol meron din tunog ng chikading. So kung gusto niyo samahan ng action, edi welcome din. Kung gusto niyo mag-record din kayo. Tapos pwede din may graphics kasi ang inyong sinusulat ay mababasa pero makikita din, ginagamitan natin ng mata. So, sinama ko na to sa inyong courseware. So, meron din na yan. Sa tono ng ako ay may logo. So, iba-ibang klase, lahat yan ay tungkol sa COVID-19. Meron din leron-leron sinta. So, meron mga umulit. Meron din kanya. So, meron din yan. Ako ay may logo pa rin, bahay kubo. Pero iba yung nakasulat. Iba yung kanilang parody. So, di ba, ang example lang natin dito ay si Kim Chu na bawal lumabas. So, nabash siya dun. So, di ba, hindi naman kayo mababash sa klase. Pero yan ay i-workshop natin. At mahalaga lang ay meron kayong burador. Kaya hindi pa yan yung final. So, isulat nyo lang yung mga tula, yun yung mga kwento. Tapos sa susunod, para walang discrimination, tatanggalin natin yung mga markers, yung mga pangalan para makapagsalita tayo tungkol dyan at makritik natin ng walang reservation para ma-edit natin, ma-revise at pwede natin siyang gawin na anthology. So para makita nyo rin na meron din tayong example dito ng inyong pwede maging final output. Sagarin na natin. Pakita na natin kung anong pwedeng kalabasan ng inyong ginawa. So ito ay kailan na lumabas. Isang araw pagkatapos ng araw ng mga guru. So siya nga pala, salamat sa mga bumati sa atin ng araw natin mga guru. So baka yung iba sa inyo ay maging guru din. Pero kung ako masusunod, sana kayo ay maging guru scholar. So ito yung huling nilabas ng atin organisasyon, ang tawag sa antolohiya na to o kalipunan ng mga tula at ng mga kwento ay Balangaw. So ito ay koleksyon ng mga tula at maikling kwento ng mga klasiko sa creative writing simula 2008 hanggang 2018. So kung hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng Balangaw, ito ay lumang Tagalog para sa rainbow. So alam na natin na iba't iba yung kulay ng rainbow. At pag nakakita tayo ng rainbow ay tayo ay nasisiyahan kasi kahit mahirap ang buhay ay merong pag-asa. Pero syempre meron ng ibang pakaulugan yan lalo na sa ating mga kapatid, na mga kapamilya, mga kasama na LGBTQCI++. So marami nang nadagdag na kasarian. So kasing kulay ng baghari na kung tawagin dati sa lumang Tagalog ay Balangaw. So ito ang gagawin natin. Meron tayong cover, meron tayong mga mensahe, meron tayong mga, syempre, wala tayong lalagyan ng cover at mensahe. Walang mga tula at walang mga kwento. So yan yung mga example ng mga tula at mga kwento. So kung gusto nyo makita yung halimbawa nito, ay pakihanap na lang sa panitikan.ph nasa UP Institute or Creative Writing o UP Likhaan, yung kanilang mga gawa. At meron pa mas nauna dito, yung antoluhiya ng MSC Literary Club. So maliban sa Balangaw, meron na rin silang ginawa na Malikhain. So capital letters yung likha.
So, malikhain. So, pwede nyo rin makita yung malikhain sa panitikan.ph. Hanapin nyo lang yung Frilipiniana Open Library. So, para meron kayong binabasa-basa. At balang araw ay yung gawa nyo na ang babasahin at naka-upload doon. So, good luck sa inyong gagawin. Sana ay matapos natin. Huwag tayong maging malupit at maging marahas sa ating sarili sa panahon ng COVID-19 ay hindi natin kalaban ng ating sarili. Ang kalaban natin ay yung sakit. Pero bunuin natin ito para maging instrumento tayo ng kagalingan at paghilom sa pamamagitan ng pagsusulat kahit ng mga tula at ng mga kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsulat na kayo ng mga journal entry, mga diary entry ng mga tula at ng mga kwento. So, abangan ko ang inyong mga sinulat sa Google Classroom at sa ating mga drop-off points sa MSC branches sa Santa Cruz, sa Turios, at sa Gasa. So, sana ay maihanda ko na at madala na niyan yun inyong mga kopya para pwedeng pick-upin ang inyong mga magulang kasi bawal pa kayo lumabas. So, abisuhan nyo na lang at abisuhan ko rin ang mga pangulo ng inyong klase. So, pansamantala ay mag-sulat-sulat na tayo para makarami tayo at magkameron tayo ng burador. At sa susunod ay meron tayong e-workshop at isasalang sa palihan. Magandang araw muli. Masayang pagsusulat sa atin lahat.